Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang Panginoon nga po ay laging suma sa atin, lalo tigit kung tayo'y nag-aalay ng banal na misa. Tayo naman po, samaan natin siya at upang lubos natin siyang makasama. Tayo ay magsisimuna sa ating mga kasalanan at tumingin ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pagako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod ng iyong anak na pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy, hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos.
sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral. Ngunit ipinalalagay naman namang sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan ng higit kaysa sa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunore magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit, ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Tumayo po tayo. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinagang ito, "Dito may tutulad ang pagpasok ng kaharian sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanila mga ilawan. Ngunit, hindi nagdala ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dat ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng ating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo siya." Agad nagbangon ang 10 dalaga at tinayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Eh, baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng mga tatalino. "Mabuti pa'y pumunta kayo sa nagtitinda ng langis upang bumili para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaki kakasal. Ang 5 nakaanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin niyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw niyang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Mga minamahal kong kapatid sa Pung Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo pong lahat ay maraming mga hangarin sa buhay. Yung mga iba, hindi naman importante. Halimbawa, manunod ba ako ng sine pagkatapos kumain? O hindi, bubuksan ko ba ang TV upang manood? O hindi, yung mga yan, hindi natin masyadong pinaghahandaan yan. Pero, pagdating sa pag-aasawa, paghahandaan mo, hindi ba? Bago ka mag-asawa, iisipin mo, teka muna, anong klaseng babae ba ang gusto kong mapangasawa? Ako naman, ano ba naman ang maiaalok ko sa kanya? Para sa ganon, kami naman ay magkaroon ng mabuting buhay at magkaroon ng magandang pamilya. Ganyan po. At madalas, alam naman ninyo, kapag ka mayroong board o bar exam, nako, yung mga mag-examination, tinatago ang kanilang sarili.
hindi sila masyado nakikipagsosyalan. Walang masyadong text, walang date-date, walang mga masyadong mga pasyal-pasyal. Hindi, tutok sa aral. Sinasakripisyong ang maraming bagay para lang makapasok, makapasa sa kanilang examen. Meron po akong pamangkin, meron siyang magandang girlfriend. Kamakailan, tinanong ko, oh, may girlfriend pa ba si Joaquin? Sabi ko sa nanay ko, kumusta ba? Eh, sabi niya sa akin, Bishop, nag-break na po sila sapagkat hindi makakayanan ni Joaquin na mag-aral ng law, abugas niya, at makipag-girlfriend na naseryoso. Kaya, break na po sila. Nako, masakit man, pero kinakailangan gawin sapagkat mayroong gustong mata mo na importante sa kanya. Sa atin po, ang pinaka-importanting mata mo ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay dumarating sa atin unang-una sa ating araw-araw na pamumuhay. Dumarating siya, binibiyayaan niya tayo. Ngunit isa sa pinaka-importanting pagdating sa atin ng kaharian ng Diyos ay pag tayo'y mamamatay. Pag tayo'y mamamatay, si Jesus ay bumabalik upang tayo'y sunduin at dalhin sa tahanan ng kanyang ama. Ang tanong ko, kung tatanungin ko kayo ngayon, kung darating ang Panginoon mamayang gabi sa inyo at sasabihin ng anghel, malapit na ang Panginoon, handa ka na bang mamatay at sumama sa kanya? Ilan kaya sa inyo, sa atin, ang magsasabi, oo, handang-handa na ako. Yung kapatid kong panganay, yung nagkasakit na malubha, dinalo ko at aking pinahira ng banal na langis, binigyan ng komunyon. Alam niyo, sabi niya sa akin, I am ready to go anytime. Pagkaraan nga po ng 3 araw, pumanaw na siya. Ngunit, ang hindi ko malimutan at sinabi rin pala sa kapatid kong babae, ang mga katagang, I am ready to go anytime. Ready na ba kayo? Baka hindi pa. Baka meron kayong atrasong malaki sa Panginoon. Baka kaya meron pa kayong atraso sa inyong misis. O kaya baka meron pa kayong ginagawang hindi tama sa trabaho. Baka naman nangungurakot pa kayo. Nako, pag ganyan, paano ka kung dumating ang Panginoon? Sabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos. Hindi ninyo alam kung kailan, anong araw o anong oras. Kanya ano sabi niya? Kaya lagi kayong maging handa. Ayan, lagi kayong maging handa. Sana kung tatanungin ko kayo, handa ka na bang mamatay? Ready po kung kailanman gustuin ng Panginoon. Wala ka bang malaking atraso sa buhay? Wala naman po. Mahal mo ba talaga ang Diyos? Opo. Mahal mo bang iyong kapwa-tao? Ay, opo. Wala po akong kinasasama na loob. Ready na po ako. Pag ganyan, matutulad kayo sa 5 matatalinong birhen na anumang oras handa
sa pagdating ng Panginoon. Are you ready? Ready na ba kayo? Pag kumain, laging ready. Pag maglaro, laging ready. Pag mag-text, laging ready. Eh, pag mamatay, ready na ba talaga? Amen. Tumayo po tayo. Mga minamahal kong kapatid, nais ng Panginoon na makasama niya tayo magpakailanman. Kaya dasalin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala sa mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan ng Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa buhay at kamatayan ng iyong anak ng Diyos ay pagmamahal. Magpayag dinawa kami ng katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo.
Tumayo po tayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan tumusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus tinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo, na puno ang langit at lupa, ng kadakila. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo.
Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalaanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po ang pinaalaala sa amin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, ating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Iniling namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, pagpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lang. At sumaiyo rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Oh.
kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Katalasta. Ang Ministry of Altar Server ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Server, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard, o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kawi na krus na nagbibigay buhay ay iyong itawid sa pagkabuhay at sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos
sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kaibigan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong kahilig, katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga himain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Nasaan mo, iligtas mo kami.